Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po ay welcome sa God Disabled Baptist Church Online Bible Study ngayon pong araw ng Sabado. At sa atin pong pag-aaral, patuloy nating pag-aaralan po ay ang Panginoong Hesukristo. At kung sino siya ayon sa pagpapakilala po ng Biblia. Samahan niyo po ako sa aklat po ng Roma chapter 10, verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. So ngayon pong hapon, ating pag-usapan ay Jesus, the end of the law. Jesus, the end of the law. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, magandang hapon po. Salamat po muli sa inyo sa araw na ito na pagkaloob mo sa amin. Salamat po sa buhay, pag-iingat na ginagawa mo. Panginoon, kayo po yung samahan sa oras pong ito sa pag-aaral muli ng iyong salita ng mga banal na Espiritu. Ikaw po ang tunay na makialam sa aming isip, damdamin at kalooban. Sapagat ikaw po ang tunay na able na magpaunawa ng iyong salita sa aming Panginoon. Patawad po sa inyo mga pagkukulang at samahan niyo po kami sa mga dadang oras. Sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, muli po isang magandang hapon sa inyo pong lahat na nakakapanood po sa ating Bible study na ito. So ang ating pag-aaralan pong patuloy ay ang Panginoong Jesus. Sapagat gaya ng ating pong laging itinuturo, ang pinakamahalagang person ng ating makilala ay ang Diyos. At makikilala natin ang Diyos pag inaral natin ang kanyang anak, ang Panginoong Jesus. At sa aklat po ng Roma, chapter 10, verse 4, natin pag-usapan, ito po yung mahalagang talakayin din. Ang nakalagay po dito sa Roma 10:4 ay, for Christ is the end of the law. For righteousness to everyone who believes. Ang yun pong perfection, tiyatawag, yung perfection, pagiging perfect, ito po ay ina-aspire ng mga tao. Okay, kaya po tayo lagi ay may napapanood na ang tao itong tuwa doon sa dada na perfection, tinyo po sa mukha na lang, sa mukha yung face. Maraming tao ay gumagastos ng daang libo o milyon para yun daw kanyang mukha ay maging perfect. Okay? Kumbaga, flawless. Pagdating sa mathematics, gusto ng mga scientists ay perfect ang kanilang mga gawa. Pagdating sa guhit, gusto nila ay perfect. Kumbaga, ang tao po ay merong likas na pagkamalay na merong perfect na kumbaga dito niya ibinabatay ang kanyang buhay. Pag sabi ko sa imperfection ay flawless, no blemish, it's the aspiration of every human being. And it is the evidence of God's existence, ang perfection. Kaya, alam nating merong Diyos sapagkat meron ang taong hinahanap sa mundong itong sabihin, good is not good enough when the best is still available. Bakit ang tao may knowledge na dapat ay merong perfection? Kasi merong Diyos na perfect. Kaya sa mukha, sa ginagawa, sa building, sa arts, sa sculpture, sa mathematics, people are looking for perfection. Kasi meron na papagkumpara ng ating isip na meron dapat perfect. And that perfect being is God. Now, since ang Diyos ay perfect being, siya ay nagbigay ng perfect law sa tao, na ito yung magiging standard if we want to be perfect sa buhay na ito, nagbigay ang Panginoon ng kautusan. Okay, yung kautusan, tinatawag, yung sampung utos particularly, na para masabing ikaw ay perfect, dapat ay matupad ang sampung utos. Okay? Yun po yun. Kaso merong malaki din problema pagdating sa sampung utos. Kasi sabi ng Bible sa James chapter 2 verse 10, ang sino mang tumutupad ng kautusan, okay? Basahin po natin, James chapter 2 verse 10. Ang sabi po ng James chapter 2 verse 10 ay ganito.
For whoever keeps the whole law, but fails in one point, has become accountable for all of it. Ang sabi po ng Bible ay ganito, ang sino mang tumutupad ng kautusan, ganun man ay nagkasala sa isa, ay nagiging makasalanan na sa lahat. So, why? Because the law is considered as a whole, not just a parts. So, ang kautusan po kasi, bakit pag nilabag mo yung isa, makasalanan ka na sa lahat? Kasi, ang kautusan, pag tinitingnan ng Diyos, it is considered as interdependent whole. Breaking any law meant breaking the whole law. Ayan po. So, ito yung problema ng tao. Ang problem, people want perfection morally, physically. May standard na dapat sundin ang tao, and it is the law of God. Pero anong problema? Ang law of God ay hindi natupad ng tao. Okay, hindi po yung natupad ng tao. Dadalo pa lang ang tao, yung nakakalabag na. Ngayon, pagdating po sa Roma chapter 10, verse 4. Okay, ating basahin yung 10 verses 1. Pababa. Brothers, my heart's desire and prayer to God for them. Ito po yung after niyang matalakay ang Doctrine of Election sa chapter 9. Tinatalakay naman ni Paul yung kanyang desire na sana'y ma-save din ang kanyang mga mahal na Israelites. Okay, yung kanyang mga kababayan. At sabi po niya, brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. So yun yung prayer ni Paul. Sana yung kanyang mga mahal sa buhay ay maligtas din. For I bear witness that they have a zeal for God. Sabi niya, pero totohanan ko sila'y merong pagsusumikap sa Diyos. Sira ay very, very, pag sabihing zealous, they are very energetic for God. Kaso lang, but not according to knowledge. Ang Hudyo po ay napapaka-zealous pagdating sa Diyos, but not according to knowledge. Ibig sabihin, they are sincere, sincerely wrong. They are so sincere, but they are sincerely wrong with their belief. Kaya sabi rito, but not according to knowledge. For, being ignorant of the righteousness of God, and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Ito ho yung problema ng Hudyo dati at ng mga tao today. Anong problema? They are ignorant of God's righteousness. Kaya ano kanilang ginawa? Dahil ignorant sila sa righteousness of God, they established their own methodology on how to be righteous. And they did not submit to God's righteousness. Ito ho yung naging problema ng mga tao, especially ang mga Israelites. Hindi nila alam ang paraan ng katwiran ng Diyos. So sila gumawa ng kanilang paraan. Okay? Kaya ano nangyari? They did not submit to God's righteousness. Ngayon, ano ba ang righteousness of God? Ang sabi po ng Bible, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. So mga minamahal po naming tagapakinig, hindi natin kayang maging matuwid sa ating sarili. Kaya po ang sabi ng Roma 10, for Christ is the end of the law. Ano bang yung sabi ng end? Hindi guys sa word na Greek na telos. Okay, telos. Hindi ho yung telos. Pag sabing telos, it means the limit or the conclusion, the result. So pag sabing end, that by which a thing is finished or it's closed. So, pag sabing end, it is the finish line or it is the result, the end to which all things relate, the aim, the purpose. Pag sabing end, the end of the law, Christ is the fulfillment or the aim, the purpose, or to set out for a definite point or goal. So, when the Bible talks about Christ is the end of the law, it means na si Kristo po ay siyang katapusan nito, siya ang dahilan nito, siya ang katapusan nito, siya ang goal nito. Okay, so ating pag-aralan po yung
Christ is the end of the law. Number one, bakit siya ang end of the law? Number one, he was born under the law. He was born under the law. Galatians 4:4. Galatians chapter 4 verse 4, ito po ang sabi ng Bible. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. Ang nakalagay po sa Bible, why Christ is the end of the law? Okay? Number one, because He was born under the law. Ang sabi ng Bible na ating binasa, Christ, when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Ano ibig sabihin po nitong born under the law? Ang Panginoon, kaya siyang able na makatupad ng kautusan, sapagkat siya ay ipinanganak sa panahon na umiiral pa ang kautusan. Okay? Kaya huwag kayong magtataka po, bakit ang Panginoon ay may mga tinutupad, at mamaya pupuntahan natin yan. Unang katotohanan, si Christ ang end of the law because He was born under the law. Ipinanak siya na ang umiiral sa bansang Israel ay ang kautusan ni Moses. Okay? So yun po yung number one. He was born under the law. At sabi ng Bible, when the fullness of time had come. So yung kapanganakan ng Panginoon, that is predestined, yun ay predetermined, nakatakda po yan, na siya hindi ipapanganak sa iba-ibang dispensation, kundi sa dispensation wherein the law of God is at work. Kaya number one, nakatangian ng Panginoon as the end of the law, He was born under the law. Siya ay pinanganak sa kautusan. Number two, He was brought up in the law. Luke chapter 2 verse 21. Luke chapter 2 verse 21. And at the end of the 8 days, when He was circumcised, He was called Jesus, the name given by the angel before He was conceived in the womb. Alam niyo po kung bakit si Christ ang end of the law? Siya yung telos, siya yung kapunuan o kapuspusan ito. Hindi lang siya ipinanak sa kautusan, sa ilalim ng kautusan, siya ay pinalaki sa ilalim ng kautusan. Siya po'y bata pa lang, ay circumcised na at the age of 8. At ang sabi rito ng 22, and when the time had for the purification, according to the law of Moses, inyong pansinin po, ang daming binanggit itong law of Moses, verse 22, law of the Lord, verse 23, 24, law of the Lord, 24, okay, and then 27, according to the custom of the law. Kung ating mapapansin po, ang Panginoon, nung siya nagkatawang tao, hindi po siya labagista. He was born under the law. He was brought up in the law. Ibig sabihin, yung kanyang mga magulang ay bata pa lang siya, siya ay sinanay ng sumunod din sa kautusan, sa mga ritual, mga kostumbre ng Israel. Okay? Tulad po ng ano, siya po ay i-dedicate sa temple according to the law. Naghandog po siya ng turtle doves or 2 young pigeons, yung pong kalapate, according to the law. And sabi rito, dinala sa templo yung bata according to the law. So pinakikita po dito na kung meron talagang tumupad ng kautusan mula pagkabata, ay walang iba kundi ang Panginoon. Kasi marami lang po kasabay ng Panginoon, born under the law din, ipinanak din sa panahon na umiiral ang kautusan, pero hindi sila sumusunod. Ikalawa,
He was brought up in the law. Ang Panginoon ay lumaki, pinalaki, ni-nurture under the law. Okay, kaya sabi ng verse 39 ng chapter 2 ng Luke. Okay? And when they had performed everything according to the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth, and the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Tingnan po yung word sa 39. When they had performed everything according to the law of the Lord. Nang ang parang ay baby pa, bata pa siya, siya ay, he was brought up in the law. Sabihin po, siya ay sapul sa pagkabata, ang Panginoon ay sumusunod na sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga magulang. So very important po yung role ng parents dati and until today sa pagpapalaki sa bata ayon sa kanyang dadaan ng landasin. So sa tagpong ito, ang Panginoon, he was born under the law. Number two, he was brought up in the law. Siya ay pinalaki sa kautusan. Kaya nga sabi ng talata, and Jesus and the child grew and became strong, filled with wisdom and favor of God was upon him. So ang Panginoon Jesus as human, nung sinikatawang tao, he was born under the law, he was brought up in the law. So siya ay pinalaki ng ayon sa kautusan. Not only that, number three, nating makikita, he was being obedient to the law. Kasi marami naman pong taong ipinanak sa kautusan, pinalaki din sa kautusan, pero hindi kayang sundin ang kautusan. Hindi kayang sundin. Okay, umamin po niyan si Apostol Pedro, siya ay Hudyo din, tulad ng Panginoon. Siya ay pinanak din sa kautusan, pinalaki din sa kautusan, pero yung siya ay masunurin sa kautusan, hindi po nila yung nagawa. At umamin po niya si Pablo, si Pedro niyan na sabi niya, hindi namin natupad ang kautusan. Ngayon, pagaling po sa Panginoon na ito, Matthew 5, 17 and 18, yung niyo pong sundan. Matthew 5, 17 and 18. Ito po ang sabi ng Panginoon. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say unto you, until the heaven and earth shall pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. So ito po ang number three. Why Jesus is the end of the law? Because he was born under the law. He was brought up in the law. He was obedient. He was obedient to the law. Kaya ang Panginoon ang end of the law. Siya yung perfection ng law. Siya yung nakatupad sa kautusan. Sapagkat siya lamang yung tao na simula't simula hanggang sa namatay ay naging masunurin sa Diyos sa pagtupad ng kanyang utos. Kaya pag inyo pong binabasa ang Bible, maliwanag po na ang persona lang na nakatupad ng lahat ng utos ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Inyo po ang sabi ng Bible. 5 verse 17, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them. So naroon pong maliwanag, Jesus is speaking na siya ay hindi lalabag sa utos, manapa, tutuparin niya ang lahat ng mga utos. Okay? Kaya po, bakit pagka sumampalataya kay Kristo, yun ay sapat. Dahil yung hindi natin kayang magawa, natuparin ang utos, ay natupad ng ating Panginoong Jesus. Okay? Siya po yung nakatupad. Kaya sabi rin ng talata, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Why he will fulfill it? Because nobody can. Okay? Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa.
Okay, sabi ng 1 John, kung sasabihin natin tayo hindi kakasala, dinadaya natin na ating sarili. So pagdating po sa tiyatog na kautusan, yan man yung ceremonial law or moral law ng Israel, okay, walang tao pong nakatupad niyan. As in, nakatupad. Lahat po ay bumagsak po. Lahat po ay pumalya pagdating sa tiyatawag nating pagtupad sa kautusan. Kaya yung mga taong, ako naman yung magpakabuti ka lang, ikaw ay maliligtas. Alam niyo po, para masabing mabuti, dapat may standard. Hindi yung tingin mo'y mabuti ka lang o pakiramdam ko'y mabuti ako. No. Para masabing mabuti, meron niyang qualification or standard. Ang standard para masabing mabuti po, ang isang tao, dapat natupad mo perfectly ang 10 utos. Walang palya. Mula nung ikaw ay nagkabait hanggang sa ikaw ay mamatay, dapat walang araw o segundong nalabag mo yon. Ngayon, kung natupad mo ang 9 at may kulang kang isa, ang sabi ng Bible, ang tupad ng kautusan at nagkamali sa isa, nagiging makasalanan na sa lahat. Okay? Nagiging makasalanan na sa lahat. Ngayon, kaya yung pagpapakabuti po, magandang pakinggan, pero walang taong kaya niyan. Isa lang ang nakatupad ng kautusan, at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Mateo 3:15. Ang sabi po ng Bible ay ganito. But Jesus answered him. Ito yung siya ibabaptize po ni John the Baptist at siya po'y hinaharang ni John the Baptist. Sabi, wag, ako ang kailangang bautismuhan. Pero ito ang sagot ng Panginoon kay John the Baptist. But Jesus answered him, let it be so now. Why? For thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Sabi ni John the Baptist, Lord, dapat ako ang bautismuhan mo. Sabi ng Panginoon, hayaan mo ngayon sapagkat kinakailangan nating tuparin ang lahat ng katwiran. So mula nung siya bata pa lang, hanggang siya lumalaki, hanggang siya po ay nasa sa kanya ng earthly ministry, ang Panginoon ay, he was very obedient to the law of God. He was very obedient. Okay? Hindi tulad natin, nating mga tao, tayo ay kapapanganak pa lang, tayo nalabag na. Okay? Tayo habang lumalaki ay lalong dumadami ang nilalabag. Habang tayo nagkakabait ay lalo tayo ang dami nating kinokontra sa kalooban ng Diyos. Hindi tulad ng Panginoong Jesus, bata pa lang nasunod na, nung 12 years old nasunod na, nung 30 years old nasunod na, hanggang sa 33 years old na siya obedient to God, to God's law. Hindi tulad natin na tayo ay bata pa lang sa sabi ng Psalms 51, ipinaglihin na sa kasalanan at pagkasilang ay nagsasalita na ng kasinungalingan hanggang sa mamatay, ang puso ay puspos ng kaululan. So ang tao ay sinful by nature. Yan po ang likas ng tao. Ang tao ay hanggat na may lalabagin, yan po yung nawawala po ang signal. Nahina. Okay, John 4, 34. Well, ang ating pag-aaralan, Jesus is the end of the law. Yung kautusan, dapat naman talaga yung masunod ng tao. Ang problema lang po, hindi yan kayang tuparin ng tao. Hindi natin kaya. Hindi nga sa ulo eh. Okay, yung biglaan tanong, hindi nga sa ulo. Ikalawa, kung sa ulo man, hindi natin kayang tuparin. Kasi sabi ng Panginoon, di ba? Huwag kang mangangalo niya. Pero sabi ni Jesus Christ, ang tumingin ng malaswa sa babae, nagkakasala na lang pangangalo niya sa kanyang puso. Ang sabi, huwag kang papatay. So pwede hindi ka nakakapamaril o nakakapanaga, pero ang bitter naman ng iyong puso laban sa iyong kapatid, so ikaw ay mamamatay tao na din. Dahil sabi ng 1 John, ang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Huwag kang magnanakaw. Hindi ka nga nagnakaw ng bilyon tulad sa PhilHealth na allegedly nagnakaw. Pero ikaw ay nangungupit o nanghihiram ka ng gamit na hindi ka marunong magsauli, so yun ay pagnanakaw na din. So bismihin po, paano ang tao ay magiging perfect sa kanyang sarili
Kung tutuparin natin ang kautosan, hindi natin kaya. Kaya ang good news po, may tumupad. Ang sabi po ng John 4:34. Jesus said to them, "My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work." So ang Panginoon sa Kristo, He was being obedient to the law. Nang siya'y nagkatawang tao, ang sabi niya, ang aking pagkain ay ang gawin ang kalooban ng aking Ama at i-accomplish ang kanyang gawa. So ano ba yung nga siya i-accomplish? Yung utos ng kanyang Ama, all the commandments of the Father, all the law of the Father which was given to him. Nung siya'y nagkatawang tao, sabi niya, yun ang aking pagkain, yun ang aking kagalakan, yun ang nagpapalakas sa akin. Ang nagpapalakas sa akin, bumubusog sa akin, ay gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi tulad nating mga tao. Ang pakiramdam natin ay kabigatan ang sumunod sa Diyos. Yan po yung likas ng tao. Kabigatan, kapaguran, abala, nakakagutom ang sundin ng Diyos. Pero kay Kristo baligtad. Siya yung tama. Ang kanyang tingin sa pagsunod sa utos ng Diyos ay para siyang kumakain. Doon siya lumalakas. Ang tao na may baligtad, pag pinapasunod mo sa salita ng Diyos ay nanghihina. So kaya tayo po, hindi pwedeng tayo ang maging end of the law or the fulfiller of the law. We cannot and we don't like and we cannot. Ang tao po hindi kaya at hindi gusto ang sumunod sa Diyos. Okay? Yan po yung likas ng kasalanan. Ang tao ay labagista. Okay? Likas na rebelde sa Diyos. Unlike kay Christ, nang inaalok siya ng kanyang mga alagad, kayo po ba pang kumain na? May nagdala po ba ng pagkain sa inyo? Sabi na po yun, "My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work." My food, basic needs, necessity, essential, okay? Ang essential kay Christ is to fulfill, to do the will of Him who sent me and accomplish His work. So, yun yung essential sa Panginoon. Yun yung basic. Yun yung very, very important or necessity sa Panginoon. Why? Because Christ is the end of the law. He was obedient to the law. He joyfully obeyed God. Tingin po sa Hebrews chapter 12. Dito rin tayo magkaiba eh. Tayo yung nasunod din naman, mga tao. Kaso masama ang loob. Mabigat sa paa. Napipilitan. Pero pagdating po kay Christ, look at his life. Hebrews chapter 12. Kaya sasabihin na iba, ay, magsisikap akong sumunod. Ala, sa attitude pa lang ng pagsunod ay bagsak na. Sa attitude and then sa application ng pagsunod ay bagsak na ang tao eh. Tignan niyo po. Hebrews chapter 12. Verse 2, tignan niyo po. "Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, the author and finisher of our faith." Can you put up? "Who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God." Can you? Who for the joy? So si Christ ay sumusunod out of that joy. Meron siyang kagalakan, okay, na sumusunod sa Diyos. May kagalakan siyang sumusunod. Tayong tao ay may kabigatang sumunod. Kung hindi pa sasabihin naman na my burden is light, my yoke is easy, and my burden is light. Tayong tao po ay laging mabigat ang dating ng salita ng Diyos sa ating pagkatao. Pero kay Jesus Christ, kaya siya lang ang nakatupad eh, He joyfully obeyed God. Siya ay umu-obey out of joy. Okay? Nai-enjoy niya. Okay? Nai-enjoy niya ang pagsunod sa Diyos. Unlike us, puro tayo endure. Hindi natin ma-enjoy. We look at it as job, not our joy. We don't enjoy. We endure. Yun ang likas nating tao. Kaya ang Panginoon, He was being joyfully obedient to the law. Okay? Hindi madali, pero siya'y masayang sumunod.
Bakit siya yung nakatupad ng mga kautusan? Isipin niyo pong lahat ng ito. Okay? Ito ay natupad ng Panginoon. All the ceremonial law, all the moral law, all the law ay kanyang naganap. He is the end of the law. Okay? Why? Because he was born under the law. He was brought up in the law. He was being obedient to the law. Okay? Wala ni isang inayawang utos ang Panginoon. Okay? Wala ni isang utos na na-miss ang Panginoon nung siya'y nagkatao ang tao. Wala. Okay? Ang sabi na Bible, he became obedient to the point of death. Ibig sabihin, from point A to point B. Okay? From his birth to his death, wala siyang mintis. Okay? Ang kanyang buhay ay isang straight line ng pagsunod. Ang ating buhay ay masigsag pa kaysa sa palubo. Mas parang pinalong ahas ang ating buhay sa pagsunod sa Diyos. Hindi tayo straight. Ang Panginoon ay from point A to point B to point C to point D, all points of his life, he became joyfully obeying God. He is joyfully obeying God. Unlike us, from point A hanggang to point of our death, ay magulo pa sa pansit ang ating pagsunod sa Diyos. So yun po yung number 3. Jesus is the end of the law because he was born under the law, he was brought up in the law, he was being obedient to the law. And not only that, finally, Jesus is the end of the law because he was beyond the law. He was beyond the law. Romans chapter 10. Noong panahon po ng Panginoon na buhay, merong mga sikat na tao doon, yung matatawag nating mga Pariseo, okay, Pharisee. Ang mga Pariseo po ay ang mga taong talagang very, very perfectionist. Okay? Halos, humanly speaking, ay napakalilinis nila. Bawal tumingin sa babae. Paghahawak ng webless, naghuhugas ng kamay. May bulong sila pag nagtitiklot ng kumot. Bago lumapat ang paa sa sahig, meron silang dasal. Habang nagtutupi ng damit, meron silang dasal. Habang sila lumalakad, meron silang mga dasal. Sila may mga pilaktere sa noo. Yung pilaktere parang bag. Okay? Para siyang pouch na nakalagay sa noo. Sa kanyang kamay, sa kanyang baywang. Talagang napaka-religious. To the letter. Magaling sila sa hanggang letra. Pero yung espiritu, wala. Okay? Wala yung espiritu. But the Lord is not like that. Ang Panginoon ay beyond the law. Tinyo, Romans chapter 10. Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they might be saved. Tinyo po. Siya ay Pariseo, si Apostle Paul. Ang kanyang bayan ay Israel, very religious na nation. Talagang sila ay very obedient to the law. Pero ito sabi niya, I pray that they may be saved. So hindi sila saved. So dito makikita po natin, mga minamahala, yung trying hard to fulfill the law cannot save you. Sasabi, you're trying hard, copycat. Okay? Trying hard ka lang to fulfill the law. You will try hard, pero alam nyo, you cannot be saved by obeying the law. Why? For I bear witness that they have a zeal for God. So ito nga yung sasabi po natin, yes, we acknowledge na may mga taong very devout. Yes, you acknowledge maraming taong very sincere. Brother Henry, they are so sincere. They're so devout. Talagang they make penitence. Talagang napaka-religious nila. Isn't that enough? Well, ang sagot po ng Bible ay ganito. For I bear them witness that they have the zeal for God, but not according to knowledge. So, sincere but sincerely wrong out of the knowledge. So, hindi tama yung kanilang pagkahagip on how to be righteous. Ang kanilang ginawa, nagpapakasikap silang tuparin ang kautusan. Okay?
na talagang ang dami nilang idinagdag na kung ano-ano pang mga rekado para lang they assume na sila'y maliligtas dahil lang. Pero ang sagot ng Bible, they have zeal for God. Naroon na eh. They are zealous for God. But not according to knowledge. For being ignorant of the righteousness of God, ito yung problema po ng mga religious person. Sa sobrang religyoso, sa sobrang maka-Diyos, they forget the righteousness of God. Why? And seeking to establish their own. Ito na ang problema. Sila ay sa pag-isip na sila religyoso, they make their own way of being righteous. And they did not submit to God's righteousness. So, meron ang tao kanyang righteousness na ginagawa. Righteousnesses. Meron siyang ginagawa mga technique, methods, para daw siya maging matuwid sa Diyos. At napakarami pong methodology niyan. Meron dyan na ayaw kakain ng baboy, ayaw magpapagupit, ayaw mag-aalahas, sumisimba tuwing Sabado, merong tutuparin daw niya ang 10 utos, nagpe-penitensya, nagnunovina, okay? Nagdudonasyon, nagbabayad ng indulhensya, nagpapadasal. Ang daming ginagawa ng taong way para maging matuwid. Ang Hudyo naman, mula pagkabata hanggang sa paghahantog, ginagawa nila lahat. Pero sabi ng Diyos, they did not submit to righteousness of God. Ano bang righteousness of God? 10 verse 4. For Christ is the end of the law. Christ is the end of the law. Siya yung perfection. Siya yung aim of the law. All of this law, moral and ceremonial law, paghuhugas ng kamay, pagpapatay ng baka, ganun rin maraming utos, lahat ng yan ay na-encapsulate, okay, naipon sa isang persona, ang Panginoong Jesus. He is the end. He is the conclusion. Pag sabing conclusion, siya yung pangwakas. Siya yung dahilan at siya yung magiging wakas. He is the fulfillment of the law. Kaya sabi rin niya dito, for Christ is the end of the law for righteousness. You want to be righteous with God? Hindi yung ating sariling performance po ang ating aasahan. Okay, maraming tao ganyan eh. Performance-based ang kanilang isip para tanggapin ng Diyos. Namihasa kasi sa school na you need to perform para matanggap ka. Namihasa sa mga parents na para maging proud sa'yo, you need to perform this or that. And dahil sa performance base, ang tao, maging sa company, you will be promoted if you perform properly. Yung utak na ganon, na performance base, ay nadala niya din, maging in thinking, na siya'y magiging acceptable to God because of his performance. Mind you, paalala po sa atin, we are not accepted by God because of our performances. Hindi. Maliwanag sa Bible. Yan ang mga Hudyo. They assume na sila'y tatanggapin ng Diyos at mas mahusay silang bansa kesa sa ibang bansa dahil kami ay tumutupad ng kautusan. Pero sabi ng Diyos, that is not the righteousness of God. Because the righteousness of God is Christ. He is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Ayan. So maliwanag sa Bible, Christ is the end of the law because He is beyond the law. Pag sabing beyond the law, kung hindi lang letter ang ginawa ng Panginoon, but the spirit of the law. He fulfilled letra for letra, at hindi lang letra for letra na out of duty, but out of delight, he obeyed God. Kasi iba yung obedience na for the sake of obedience na tanggal ang puso, sabihan ng Panginoon ng bayan, ito iginagalang ako ng kanilang labi, performance, pero ang kanilang puso yung malayo sa akin. Wala yung hearts, wala yung affection, kundi puro obligation. Puro obligation, 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 utos, 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 utos. Puro utos na hindi masaya sa kanyang ginagawa. Ang Panginoon Jesus ay hindi ganun. Nung siya nabuhay,
for the joy that was set before him. He endured the cross, despising the shame. Merong enjoyment, kaya meron siyang endurance. Meron siyang joy, that's why he do the job. Kaya, Christ is beyond the law. Oho, ang kanyang buhay ay higit sa utos. Okay? Hindi lang, ay utos eh. Kaya gagawin eh. Sabi eh. Kumbaga, kundangan na lang. Ang parang hindi ganyan. He was beyond the law. Kaya sabi ng Romans chapter 3, verse 21, masabi po ng salita ng Diyos ay ganito, but now the righteousness of God has been manifest apart from the law. Although the law and the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God. Nagmamayabang ka, ikaw ay Jewish? Hindi mo pwede ipagmayabang yan because you break the law. Nakalabag ka rin sa utos. Okay, misis sa inyo binigay ang Ten Commandments as a Jew. Nakalabag din kayo sa utos. Ah, ito namang mga Amerikano o mga Filipino, walang taong pwedeng magyabang na ako'y nakatupad sa kautosan, ako'y matuwid. No. All have sinned. Kumbaga, we all miss the mark. Kumbaga, sa barrel, lahat ay tayo sala sa bullseye. Ang tinamaan natin, pader, hindi yung target. Okay, sala tayo sa target natin. We fall short of the glory of God. That's why lahat ng tao ay bagsak. Walang pwedeng ipagyabang ang tao sa kanyang katabi, sa iyong katabi o sa aking kausap. We have nothing to boast. All of us sin. Kaya nga, ang sabi rito ng Bible, we fall short of the glory of God and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, who God put forward as propitiation, yung wrath absorber, by His blood to be received by faith. Okay? This was to show God's righteousness. Okay, bakit naging matuwid naman ang Diyos doon? Sapagkat yung hindi natin kaya, si Kristo ang tumupad upang yung merit ni Christ, yung mga merito, okay, yung pinerform ni Christ, ang performance na natinanggap ng Diyos para sa atin. Siya yung nakatupad. Kaya pag sumampalataya ka kay Kristo, yung katwiran niya, dahil natupad niya yung, sabing matuwid, natupad niya yung 10 utos, lahat ng utos, pag sumampalataya ka kay Kristo, yung katwiran niya ay inililipat sa atin. Aha. Kaya pag tinanong, ang Kristiyano ba ay nakatupad na ng kautusan? Yes and no. No, kung sa ating performance, we cannot. Yes, we fulfill the law because of Christ whom we believe. So when you trust in the Lord Jesus Christ, ito po yung nangyayari. Lagi illustration ng ating pastor. Para kang isang almonds or yung mani na nabalot ng chocolate. Pagka yung almonds lang, walang value yun eh. May value mahina. Okay? Yung mani, wala masyadong value yun eh. Pero bakit mamahalin ang Hershey's chocolate? Kasi, nabalot yung almonds ng chocolate. So tayo yung almonds, wala tayong value eh. Pero we become valuable because of the righteousness of Jesus Christ. Ngayon, bakit si Cristo righteous? Because He was born under the law, He was brought up in the law, He was obedient to the law, He was beyond the law. Therefore, kung ikaw at ako po ay mananampalataya sa Kanya, we praise the Lord, tayo sa harapan ng Siya matuwid na, hindi dahil wala tayong scoliosis o tayo matuwid ang tindig, tayo matuwid na because of Jesus Christ our Lord. Kaya po, tigilan na natin yung performance-based na assumption na tatanggapin ka ng Diyos because of your performance. Muli po, that is not true. Even today, bilang tayo po yung mga anak na ng Diyos, hindi tayo tinatanggap ng Diyos because of our performance. That's why yung iba, minsan workaholic or performance-driven. No. We perform well because of the person of Jesus Christ. Tatandaan niyo po yun na, we are accepted by God because of the person of His Son. Because of His Son. Not because of our performances. We do not belittle that or
ating minaminor ang mga paglilingkod sa Panginoon. Pero never na tayo, kaya nalulugod ang Diyos ay dahil sa ating paglilingkod. No. Christ is the end of the law. Ibig sabihin, kaya lang tayo tinatanggap ng Diyos because of His Son, Jesus Christ, na nasa sa ating puso. Christ in us, the hope of glory, sabi ng Bible sa Colossians. So, Christ in us is the hope of glory. So, bakit tayo ay natatanggap na ng Diyos? Because Jesus is the end of the law. Yung hindi natin nagawa, Siya ang gumawa. Yung kautosang hindi natin gusto, hindi natin gustong gawin at hindi natin kayang gawin, ginusto niyang gawin at masaya siya na ito, masaya niya ito, tinubad po para sa atin. Kaya ngayon pong hapon po ito, who is Jesus Christ? He is the end of the law. You want to be perfect in the sight of God, not on your performance, but on the person of Jesus Christ. Kaya ano dapat gawin? Stop trusting in yourself. Stop trusting sa iyong performance o sa iyong religion. Start to trust Jesus Christ alone, sapagkat nasa Kanya ang ating katwiran. He is our Jehovah Shidkino, the our righteousness. Kaya po, and even today, na tayo po yung mga Kristiyano, pagka tayo nagkakamali, always go back na ang ating, kaya tayo tinanggap ng Diyos in the first place is not because of our performances, but we are accepted in the Beloved. Sabi ng Bible, we are accepted in the Beloved. We are accepted because of the dear Son, Jesus Christ. Okay? So, salamat po sa inyong pakikinig ngayon pong hapon pong ito. Pagkaman alam ko pong masarap mag-siesta ngayong oras na ito. But salamat po na kayo pinakapakinig. And tomorrow, Lord willing, kayo po ay inaanyahan natin sa atin pong sama-samang pananambahan. Kung kaya niyo pong makarating dito or via online, please be with us as we worship and celebrate God's victorious resurrection tomorrow. So tayo po yung manalangin na. Tayo po yung mag-pray. Panginoon, salamat po sa mga oras na dumaan. Salamat sa pagsama niya po sa amin, sa pag-aaral. Salamat po sa Panginoon Jesus na yung hindi namin kaya at hindi namin gustong ito pa rin na utos, Siya ang gumusto at tumapos nito. He is the end of the law. He is the aim. He is the culmination. He is the conclusion of the law. Kaya salamat po, He finished it well para po sa amin. Hindi Siya ang nag-perform na hindi namin kaya. Kaya hindi yung aming performance ang basis mo para kami tanggapin, kundi yung person ng iyong anak na namatay in fulfilling your will para kami po ay maging katanggap-tanggap sa iyo. Salamat po sa Kanya, sa Panginoong Jesus. Salamat din sa Holy Spirit na nagpaintindi nito sa amin. At aming dalangin, Lord, na nawa ang mensaheng ito ay patuloy pong maipahayag sa iba na ang mabuting balita ay may nakatupad na ng utos para sa amin upang kaming mga makasalanan ay magkaroon ng merito, magkaroon ng dahilan ka para tanggapin is because of your Son, our Lord Jesus Christ. Bless you po ang bawat nakapakinig. Salamat ng marami sa inyo po sa hapong ito sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Magandang hapon po at maraming salamat.